Hello, welcome to Impeng TV. Ngayon ay magluluto tayo ng dinuguan. Ito ang ating mga sangkap. Isaw o bituka ng baboy. Inugasan kong mabuti. Pinakuluan ko na rin at pinalambot. Meron din tenga ng baboy at karne ng baboy. At syempre mayroon tayong luya, siling haba, bawang, sibuyas, patis, asin, suka, paminta at ang pinaka-importante ay ang dugo ng baboy. Tara na, simulan na natin ang pagluluto. Una kong iprito ang laman ng baboy, hinayaan kong magmantika, hanguhin at ibukod. Pagkatapos ay ito na din ang gagamitin tin sa paggigisa ng bawang. Haluhaluin lang hanggang sa maging golden brown. Idagdag ang sibuyas na hiniwa ng maliliit. Haluin muli. Igisang mabuti para manoot ang lasa ng bawang at sibuyas. Pagkatapos ay isunod na din ilagay ang luya na hiniwa din ng pino para lumabas ang masarap na lasa ng luya na may konting anghang. Eto na nga at igigisa na din natin ang inihiwalay na pritong karne ng baboy. Ilagay na natin ang isaw o bituka ng baboy kisama sa paggisa, ilagay na din ang hiniwang tenga ng baboy ng maliliit na parte. Bale yung palang isaw at bituka ng baboy ay aking ibinabad at nilinis muna sa suka sa loob ng 30 minuto matapos ay aking hinugusan ng tubig bago ilaga at palambutan matapos ay hiniwa ng maliit. Patuloy na haluin ang mga sangkap upang ito ay maigisa ng maayos. Isunod na ilagay ang tanglad upang makadagdag ng bango at lalong sumarap ang lasa ng dinuguan. Nakakatanggal din ito ng lansa ng isaw ng baboy. Ngayon ay takpan natin at pakuluan ng mga 20 minuto para mas lalong lamambat ang pinagsama-samang karne, tenga at isaw para mas lalong sumarap ang sangkutsa ng dinuguan. Siya nga pala. 20 minuto lang ang pagpapalambot dahil ang mga ito ay inilaga po na din kanina ng bahagya. Matapos ang 20 minuto ay alisin ang takip at patuloy na haluin at patuloy na gisahin. Ibuhos na din natin ang kalahating tasa ng patis, haluin muli hanggang kumalat ang alat at lasa ng patis na magdadagdag ng sarap ng ating dinuguan. Dahil malambot na at tamang-tama na ang gisa ng mga sangkap ay isusunod na natin ibuhos ang 2 tasa ng suka. Haluin lang ng bahagya para kumalat ang suka at isabay ko na din inilagay ang siling haba na magbibigay ng dagdag aroma, tamis at anghang. Pagkatapos ay ating muling tatakpan upang maluto ng tama ang suka. At isa pong paalaala na matapos mailagay ang suka at tinakpan ay huwag po natin bubuksan ang takip nito at hayaan lang natin napakuluan at lutuin ang suka sa loob ng mga 12 minuto. Mas lalo itong sisarap dahil made glaze ang mga nakakapit na mga sangkap sa ilalim ng kaserola. Matapos naman mapakuluan sa suka ay isunod naman na ilagay ang paminta at bahagyang haluin upang kumapit ang lasa nito. Isunod na rin natin na ilagay ang pork broth cube para sa karagdagang pampasarap ng lasa ng dinuguan. Subalit kung kulang pa sa inyong panglasa ang lasa ng suka, ay maaari ninyong dagdagan pa ng naaayon sa inyong kagustuhan na asim. Ngayon ay nasa huling parte na tayo ng pagluluto ng dinuguan. Isunod na natin ibuhos ang dugo ng baboy na hinaluan ko na ng tubig upang madagdagan ang sabaw ng dinuguan. Nakasanayan ko na kasi na masabaw ang dinuguan dahil masarap yung may hinihigop na sabaw pero syempre ay depende sa ating panglasa. Ang iba naman ay mas gusto ang dinuguan na kokonti ang sabaw or di kaya ay medyo tuyo at malapot na malapot ang sabaw. Ang masarap nga palang kapares ng dinuguan ay ang puto. Patok na patok to sa mga probinsyang mahihilig sa dinuguan. Ngayon ay ituloy natin ang pagluluto, patuloy na haluin upang maging tino at hindi buo-buo ang dugo nito. Matapos ay takpan muli at pakuluin ng mga 10 minuto nang sa ganun ay maluto ng maayos ang dugo. Kapag kumukulo na ay bawasan ang lakas ng apoy ng kalan. Hintayin natin na maging kulay itim ang sabaw magdinuguan para masiguradong luto na ang dugo nito. Patuloy pa nating halo-haluin at pakuluan ang dinuguan ng walang takip ng hanggang 10 minuto pa at nang sa ganun ay malutong mabuti ang dugo at masiguradong hindi malansa ang dinuguan. Maaari rin dagdagan pa ng konting asin ayon sa inyong panglasa. Kung nais nyo naman ay malapot na malapot, ay simple lang ang inyong gagawin, hinaan lang ang apoy hanggang tuluyang meridos ang sabaw nito. Malapit na itong maluto, nakakatakam na. Mas masarap lalo ito sa mainit na kanin o di kaya ay eye partner sa puto. Eto na at luto na nga ang ating napakasarap na dinuguan. Tama na ang lambot na mga laman ng baboy. Tamang-tama ang asim at napakasarap amuyin ang aroma.
Tere na at tikman natin ang sarap ng dinuguang baboy. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking munting kaalaman sa pagluluto. Kaya nga po ay huwag makalimot mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, ang Impeng TV. Hanggang sa muli po, thank you for watching.